Ang paksa ng ating pagninilay ngayong umaga para sa ating mga pagbasa ay gantimpala. Alam niyo ho, minsan natatawa ako sa mga tinatawag na social experiments na ginagawa sa social media. Kasi masyado bang stereotypical, ika nga sa English? Halimbawa, ito, very common, napapanood natin. Merong isang mama, nagkukunwari siyang palaboy at nagugutom. Lalapitan niya ang isang homeless sa tabi ng bangketa. Hihingi siya ng pagkain sa kanya. Sasabihin niya, nagugutom ako, pwede bang makahingi ng pagkain? Isasagot nung totoong palaboy na hindi dito sa tao na hindi niya alam na nagkukunwari lang nagugutom, ang sasagot ay, pasensya ka na Brads, ito lang ang meron ako, isang sandwich na binigay din sa akin kanina ng isang tao. Ito nga sana yung kakainin ko sa tanghalian. Pero sige, sabi mo nagugutom ka, di hati na lang tayo. Hahatian niya ng sandwich itong nagkukunwaring gutom. Pagkatanggap nung nagkukunwari dun sa kalahating sandwich, biglang maglalabas siya ng $100 at sasabihin niya, dahil sa ginawa mo, bibigyan kita ng higit pa sa binigay mong kalahating sandwich. Kasi sinusubukan lang naman kita. Hindi naman ako talagang homeless. Ah, ganun. Reaksyon ko. Yun na pala yung punto ng experiment. Eh, di bida siya. Hindi mo tuloy alam kung sino ang binibida. Yung sarili ba niya dahil nagbigay siya ng $100? O yung homeless na handang magbigay ng kalahati ng sandwich niya. Pero alam niyo, minsan may napanood ako, medyo kakaiba. Mas type ko baga. At ang setting naman, isang shop ng take-out food o food to go, yung tipong shawarma. Papasok ang isang mama, pareho yung setup. Nagkukunwari siyang nagugutom. Hihingi siya ng isang sandwich, shawarma. Pwede daw ba siyang makiamot ng isang piraso kahit wala siyang pambayad? Titignan siya ng ali at maawa yung ali. Ganito yung sasabihin ng ali, sige, ako nang bahala. Ako nang magbabayad para sa'yo. Kasi tindera lang naman ako dito. As usual, pagkatanggap nung mama, nung shawarma, sasabihin nung nagso-social experiment, dahil sa ginawa mo, bibigyan kita ng $100. Hindi naman ako totoong nagugutom. Social experiment lang to. At bakit kakaiba yung reaksyon ng babae? Kasi tatanggapin ng babae yung $100, pero susuklian siya ng $95. At sasabihin dun sa mamang nagkukunwari, may pera ka naman pala eh. Kaya ito sukli mo, $5 lang naman yung shawarma na bigay ko sa'yo. Salamat. Salamat sa premium mo. Pero mas gugustuhin ko na ibigay mo na lang yan sa iba. Doon sa talagang mas nangangailangan. Kasi ayokong makondisyon na umasa ng gantimpala sa bawat konting kabutihan na pwede kong gawin. Wow! Mas gusto ko yun. So alam mo kung sinong tunay na bida dito sa kwento. Paulit-ulit nating narinig sa ating ebanghelyo
ang salitang gantimpala. At alam naman natin bilang mga Pilipino na ang salitang gantimpala galing sa dalawang salita, ganti at pagpapala. Ganti, ibig sabihin, ibinabalik. Pagpapala, ibig sabihin, biyaya. Gantimpala, biyayang bumabalik. Nagbigay ka ng biyaya, may bumalik na biyaya. Bahagi ito ng mga habilin ni Jesus sa kanyang mga alagad na isinusugo sa misyon. Ganon ang tawag sa binasa natin sa gospel reading ngayon. Ang tawag dito ay ang mga mission teachings ni Jesus sa mga misyonero na sinusugo niya. At doon nililinaw muna ni Jesus sa kanyang mga alagad na isinusugo ang tunay na hangarin, layunin at diwa ng pagmimisyon na ito'y nagmumula muna sa karanasan ng biyaya. Sa English ang tawag dito, the sense of grace. Parang mahirap maging missionary ang isang taong walang sense of grace. Kasi nga, grace ang dala mo eh. Na dahil naranasan mo sa buhay mo na bahaginan ka ng kabutihan o kagandahang loob na higit pa sa inaasahan mo o iniisip mong nararapat sa iyo, ngayon, matututo ka rin na magmahal o magmagandang loob nang higit pa sa inaasahan naman ng ibang tao sa iyo. Ang tawag dito ni San Pablo na naging favorite, lalo na ng mga members ng El Shaddai, ay ang karanasang siksik, liglig at umaapaw. Siksik, liglig at umaapaw. Karanasang biyaya, the sense of grace. Sa ating first reading, nagpakita daw ng kabutihan yung mag-asawang taga-Shunem sa isang propeta, si Prophet Elisha. Pero ang bumalik na pagpapala dito sa mag-asawa ay higit pa sa inaasahan nila. Biro nyo, nagkaanak pa sila sa kanilang katandaan. Siguro ito yung tinutukoy ni Jesus na gantimpala ng propeta. Pero sayang, pinutol yung kwento doon kasi hindi pa doon natapos ang kwento. Ang kasunod ng kwentong yon, may mangyayaring trahedya doon sa mag-asawa na ginantimpalaan ng anak. Ang mangyayari ay maaksidente yung bata at mamamatay siya. At lalapit yung nanay at parang may sumbat na sasabihin, hindi naman po ako humingi ng gantimpala eh. Tapos binigyan ako ng anak. Buti pa sana hindi na lang binigay, kukunin din pala, babawiin din pala. Naglabas siya ng sama ng loob. At itong propeta, gusto niyang gantimpalaan siya ulit pero gantimpala ng propeta. Sinugo niya yung assistant niya para daw idampi yung kanyang baston, yung tungkod niya dun sa bata. Ginawa nga nung assistant pero hindi naman nabuhay yung bata. Kaya minabuti ng propeta, siya na mismo ang pumunta at nagdasal siya ng marubdob at ang bata ay nabuhay na muli. Ayun. Hindi nagaling sa propeta yon. Yan ay gantimpala ng Diyos. Ang biyayang igaganti ng Diyos. Ibig sabihin, hindi lang sinuklian ng kabutihan, ang kabutihan ng propeta dito sa mag-asawa. Ang biyayang igaganti ng Diyos ay di hamak na higit pa kaysa kayang iganti ng propeta
Dahil nga, sugo lang naman siya ng Diyos. Sa hindi nila nalalaman, ang Diyos pala mismo ang pinakitaan nila ng kabutihan nang tanggapin nila sa pamamahay nila itong propeta. Kaya, question, pwede ba nating mahigitan ang Panginoon sa kabutihan niya sa atin? Can you outdo God in His generosity to us? Diba? Parang ganyan din yung kwento dun sa Old Testament, sa Book of Genesis, tungkol kay Abraham at Sarah. Pareho din, wala din silang anak. At sa hindi nila nalalaman, yun palang mga estranghero na winelcome nila sa bahay at pinakain nila ay mga anghel ng Panginoon. Meron hong isang expression na pinauso ng mga millennials sa English. Grammatically speaking, medyo mali ang dating eh. Ganito ang dating. Pag sinabihan mo yung taong, love you, ang sagot, love you more. Ewan ko kung kailan nauso yung love you more na yan. Dati nga, nagre-react ako dyan eh. Parang hindi tama yung sagot. Alam naman natin in English, pag sinabing I love you, dapat ang sagot, I love you too. Pero later on, na-appreciate ko din. Sabi ko, oo nga, no? Siguro kaya nasasabi natin, love you more. Dahil nga dun sa sense of grace. Hindi nga ba? Pag minahal ka ng higit kesa dun sa inaasahan mo, matututo ka rin magmahal ng higit pa sa inaasahan ng iba. Eh di love you more nga. Love you more. At mukhang ito rin ang sinasabi ni Jesus sa first part ng ating gospel reading. Kung ang kaya lang nating mahalin ay ang mga nagmahal sa atin, katulad ng mga magulang natin, mga kapatid natin, o mga kapamilya natin, kasi nga may utang na loob tayo sa kanila, kung yung malasakit natin ay hindi makalampas doon sa mga nagmalasakit sa atin o pinagkakautangan natin ng loob. Kung ang attitude natin ay gagawan kita ng mabuti kung mabuti ka lang sa akin, na parabang laging conditional, kung sa bawat kabutihan na gagawin natin ay maghihintay tayo ng gantimpala, ay hindi pa nga tayo alagad. Hindi pa nga tayo alagad. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon na yun ang hindi karapat-dapat sa Kanya. Dahil hindi pa tayo natututong magmahal, magmalasakit ng katulad ni Kristo na laging handang lumampas sa sarili, laging higit pa sa nararapat, laging higit pa dun sa ine-expect sa Kanya. Ang matutong magmahal kung papaano tayo minahal ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak, si Jesucristo. Yon pala ang pinakadiwa ng pagmimisyon. Bilang conclusion, naalala ko yung prayer ni St. Ignatius of Loyola. May kinompose na prayer si San Ignacio de Loyola. Siya yung founder ng Society of Jesus. Ang tawag niya doon sa prayer niya, Prayer for Generosity. I'm sure naririnig niyo yon, kinakanta sa simbahan. Mas alam niyo sa English, yung Dearest Lord, teach me to be generous. Teach me to serve you as I should, to give and not to count the cost. Pero maganda rin ang dating sa Tagalog. Ganito, Panginoon, turuan mo po akong maging bukas palad. Turuan mo po ako maglingkod ng ayon sa nararapat, na matutong magbigay na walang hinihintay na kapalit, na matutong magpunyagi
na hindi umaangal sa mga hirap na pwedeng danasin, na matutong magbigay ng walang hinihintay na gantimpala. Kasi sapat na sa akin na malaman na ang kalooban mo ay ang aking sinusundan. Amen.